Okay, magandang hapon guys, no? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano po i-assemble yung ating Kawasaki Snapsack Manual Sprayer. So since na marami hong nagre-request, marami hong nagtatanong kung paano at medyo mahirap daw siyang i-assemble. So ngayon, i-unbox natin and then diretso tayo sa pag-assemble. Okay, umpisan natin. Ito po yung ating manual sprayer, Kawasaki Snapsack Manual Sprayer. So bubuksan po natin. Okay, so basically ito po yung makikita nyo pagka-unbox, no? Ito yung makikita nyo sa box. And then ito yung ating pinaka-sprayer. Buksan nyo po siya. Strainer. And then may mga tools pa po siya, may mga gamit pa po siya sa loob. So ito yung pinaka-hose. Ito yung pinaka snapsack niya, yung isinasabit sa likod. And then ito po yung pinaka-trigger niya para mag-spray. And then meron pa po siyang kit. No, may mga gasket pa po siya dyan. Yung nozzle niya, nandito po siya lahat. And then yung pinaka-manual, nandito. Okay, and then meron pa hong, ayan, sa handle and then yung holder nung sprayer. Okay, so yan po lahat yung pinakalaban niya. So ngayon, i-assemble na po natin siya. Yung first step po na gagawin natin, i-align lang po natin tong part na to. And then hihigpitan po natin siya. Ayan. Kapag mahigpit na po siya, pwede na ho natin buksan yung ating pinaka-kit. Ayan. Ito yung mga part ng nozzle. Ayan. Ayan. Ingat lang po, baka may mawalang part. So, ang kailangan natin una is itong pinaka-lock. So, meron siyang dalawang pirasong lock. No? Saka ito pang isang lock na to gagamitin natin. Okay, second, ang gagawin natin is ilalagay natin itong pinaka pump natin mamaya. And then makikita nyo may butas doon. Ito yung kukunin yung clamp o kaya yung pang lock parang. And then lalak lang po natin doon. Okay, so ayan, hindi na siya matatanggal. Okay, third, gagawin nyo natin, lagay nyo natin to. Ayan. Tapos, pasok ko natin siya doon. Gamit ko yung washer. Lalagay ho natin dyan sa... Ayan. Pasok doon. Lagay yon. Lalagay natin ng lock. Ayan po. Then, open natin yung lock para sigurado nakalock na rin siya. Then, doon po sa washer, i-click-click po natin yung ano, sana nakikita sa camera natin, no? I-click po natin yung yan para hindi na ho siya gumalaw. So, assemble na ho yung ating pump. Ayan na. So, pwede na ho tayo mag-pump. Fourth, pangapat, no? Yung handle, lagay natin dyan dito. Tulak lang ho natin na maayos. Ayan. So, meron na tayong handle. I-pump na siya. Next is assemble naman natin yung hose. Ito siya, yung dulo ng hose, lalagay lang ho natin siya dito. Yan. And then lock lang ho natin. Lock lang ho natin 'yan. Okay, next na gagawin natin, connect ho natin tong hose dito sa dulo na to. And then lock. Yep po. And then itong part na to, pasok nyo lang ho doon. And then, lock nyo ulit. Nilock nyo na ho yan. Kukuha ho tayo dito ng yan. Pipili, pwede na ho kayo na pumili, no? Pang dalawahan, ito yung pang isahan. Kung ano yung gagamitin nyo. So, kabit muna natin itong pang isahan. Okay? So, ayan po, no? Buo na po yung ating snapsack sprayer. So, lalagay lang ho natin yan dito. Ayan. Okay, pagkatapos ho natin siyang ma-assemble, pwede nyo na hong i-testing. Pump nyo.
And then ayan. Kung maririnig nyo po, ayan. O, ayan. So, ubusan ulit natin. Okay. Then, maririnig nyo yun. Ayan. May singaw na siya. Okay. So, ayan na po. Na-connect na po natin. Ang gagawin na po natin, ito po, yung mga silbi nyan. Pasok natin dyan. Lock. So, ayan. And then, yung strainer, huwag ho kakalimutan na ilagay bago ho magbuhos ng chemical. So, pwede na ho natin gamitin yung ating snapsack sa pag-i-spray. Pag-i-spray ng mga halaman. And then, sa panahon ngayon na may COVID, pwede ho natin siyang gamitin pang disinfectant. Okay? Yan lang po. So, kung may mga tanong pa ho kayo, lagay nyo lang ho no, sa comment section natin. Try ho natin sagutin lahat ng mga itinatanong nyo. Ito po yung pinaka-finish product natin.